So yo, wala nang intro. Ang mga kailangan natin sa taxidermy ay styrofoam, kahit maliit lang, cotton buds na sobrang marami, at saka wire. Hindi ko alam kung anong tawag dito, ang tamang tawag dito, pero wire, flower wire or plant wire ata. At saka needles. Okay, at huwag natin kalimutan yung ating specimen. So, ang ating specimen ay fire leg. At saka huwag natin kalimutan ng face mask. Kasi nga, yung fire leg ay isang new world. At ang mga new world ay may urticating hairs. Kahit napatay na ito, meron pa rin itong urticating hairs. Kailangan natin maging safe. Baka malanghap natin yung kanyang buhok. Ito siya. Required guys, o recommended na may gloves para at dagdag protection, pero wala akong gloves at hindi ako makagalaw ng maayos pag mayroong gloves. So nilagay ko ito sa ref na around 2 to 3 hours para yung fluid sa kanyang katawan eh medyo maging sticky at maging parang maging plasma para hindi messy yung pag-cut ko mamaya. So ito na siya, ilalapag na natin. Check muna natin yung mga legs kung intact, kung connected pa rin ba o hindi na. So first step ay lagyan natin ng needle yung mga legs. Pero depende sa inyo kung ilang legs yung lalagyan nyo ng needles. Pero sa akin, isa lang. Isang leg lang at isang needle. Ginagamit ko ito para maging stable yung katawan ng ating tarantula at hindi masyadong gumagalaw. Pero depende din mamaya. At saka, gagawin natin ngayon ay ang pag-cut. Ang pag-cut naman sa abdomen ay dapat dahan-dahan lang. Huwag nyong persahin. Kahit matalim yung cutter or kung ano man ginagamit nyo na pang-cut, dapat dahan-dahan pa rin kayo. So, isa rin ang advantage ng paglagay sa ref ng tarantula, eh, tuwing pag-cut ninyo, kung hindi nyo nilagay sa ref, eh, tuwing pagka-cut ninyo, eh, lalabas yung fluid at masyadong messy. At masyadong messy sa paligid. So advantage din ito na yung fluid sa loob ng katawan ng tarantula ay naging sticky at madaling linisan mamaya. So okay, check muna natin kung nakabukas na. Dapat yung pag-cut ninyo guys is maliit lang, yung kasya lang yung cotton buds, kasi habang tumatagal, lalaki at lalaki din itong butas na ginawa natin. So pasensya nyo guys sa mga kumakain o nandidiri dyan. I-post nyo or i-forward nyo yung video o kaya stop nyo na kung hindi nyo kaya panoorin ng ganitong klaseng video. Pasensya na sa mga kumakain dyan. Ayun, kita nyo. Medyo sticky yung kanyang fluid sa loob kasi nga nilagay ko siya sa ref ng 2 to 3 hours. Kasi kapag masyado namang matagal sa ref, eh, magiging solid at mahirap na kunin sa loob ng katawan yung fluid. So, lilinisan lang natin. Gagawin lang natin ito paulit-ulit hanggat makita natin na medyo malinis na yung paglabas ng cotton buds. So nakikita niyo naman guys yung pagkuha ko ng fluid sa kanyang katawan, dapat dahan-dahan lang kasi yung abdomen niya at yung cephalothorax eh medyo risky. Kapag hindi dahan-dahan, baka mag-iwalay yung abdomen at saka cephalothorax, yung katawan at ang tiyan, yung parang ganun.
Gagawin lang natin ito na paulit-ulit hanggang malinis natin yung loob. So tignan nyo na lang kung paano ko ginagawa ito. Pina-forward ko na lang para hindi masyadong boring. So kailangan pa rin mag-ingat. Kung manonotice nyo guys, hindi na ako gumagamit ng needles. Kasi nga parang hindi naman nakakatulong. Nakakasagabal pa nga. So hawakan nyo na lang, huwag kayong mandiri. At naka-ready ako sa gilid ko na meron akong alcohol. So ito na siya guys. Kung makikita nyo yung kanyang abdomen inflated. Parang wala ng laman. Talagang wala ng laman. And ayun. Dapat mag-ingat rin kayo guys. Baka malanghap nyo yung urticating hairs. Kahit nakalbo na ito, meron pa rin natitira dyan. At mangangati ako mamaya nito. Kung manonotice nyo, basa yung kamay ko, naglagay ako ng alcohol. At saka next step is yung pag-slice dito sa gitna. Hindi ko alam yung tamang tawag sa part ng tarantula nito. Pero ito yung pag-cut guys. Kailangan nito para dito tayo maglalagay ng wire sa loob. So, ang pagkuha nito guys, dapat dahan-dahan lang kasi gagamitin pa natin ito mamaya sa pagbalik, sa pagtakip ng katawan. So, dahan-dahan lang. Ayun siya, lagay muna natin sa gilid. Diyan ka muna, girl. At kailangan natin itong linisan sa loob. Since wala akong extrang cotton, dito na ako kumukuha ng cotton sa cotton buds. Gets nyo naman yun, di ba? So, ayun. Hindi ko na masyado malinisan sa loob kasi nga sobrang liit. At hayaan ko na lang siya. Hayaan ko lang yan na magda-dry. Tsaka spread. Tignan natin kung meron pa akong dapat ilinisan. So, next step is paglagay ng wire. So, ang gagawin mo is dapat measure nyo muna yung wire sa unang leg. Kahit saan leg lang kayo mag-umpisa, basta measure nyo lang yung wire. Mas maganda na i-cut nyo na agad yung wire kaysa mamaya nyo pa i-cut kasi mas mahihirapan kayo mamaya. So, sa paglagay naman ng wire is dapat dahan-dahan lang. Urong sulong lang yung wire. Huwag nyong pilitin, huwag nyong persahin na ipasok yung wire kasi masisira yung skin ng tarantula. So, aware lang kayo sa joints ng bawat leg kasi dyan kayong mahihirapan at may mga matitigas na part. Pero huwag nyong masyadong ipilit kasi pag natamaan nyo yung soft part, diretso na yung wire sa loob. So, dapat mag-ingat rin kayo guys sa wire. Yung daliri nyo, baka matusok. So, kung makikita nyo yung ginagawa ko is nag-uurong sulong. Atras abante yung style. Hindi ko pinipilit yung wire na ipasok para hindi masira yung leg. Ayun, nakita nyo. Gumagalaw yung dulo. Ayun. Ayun. So, dahan-dahan lang. And next leg is, depende na sa inyo kung saan leg ang isusunod nyo. At repeat the process. Measure. Cut. And then insert. So, fast forward ko na lang. Para hindi na masyadong matagal yung video. So, makikita nyo guys na stable na yung sa kabila. Pero huwag kayong maging kampante. Kasi yung joints ng tarantula is medyo madaling masira. Kaya dapat dahan-dahan lang. Ayan. Pag nakuha nyo na yung technique, mabilis na rin.
And so dapat dapat aware kayo sa ibang parts ng tarantula na hindi nyo masyado ginagalaw para hindi madaling masira. Ayun, ang bilis lang ng paglagay ko kasi nga alam ko na yung mga part na dapat hindi matamaan. And itong last part ng leg. Nandito na ako. So, kung gusto nyo, huwag nyo nang lagyan ng wire yung pedipalps. Pero sa sitwasyon ngayon ito, gusto kong lagyan ng wire yung pedipalps. Tapos cut lang yung excess. Ayun. So dito naman sa pedipalp na part, ganung same process lang din. Measure and cut and insert. And after that, lagyan natin ng cotton yung abdomen. Kung manonotice nyo guys, basa yung cotton. Nilagyan ko siya ng alcohol. Pero hindi pa to final na cotton na ilalagay ko. Kukunin ko pa to mamaya. Nilagyan ko lang ng cotton para mas malinis yung sa loob. So ang paglagay dapat dahan-dahan lang. Huwag nyo masyadong pursahin kasi baka matanggal yung abdomen sa cephalothorax. Kung manonotice nyo rin guys, yung cut, yung butas na ginawa ko, malaki na. Kahit maliit lang yung nakat ko kanina, lalaki din kapag tumatagal. So ito siya. So sobrang liit guys, pero hindi pa to final. Kukunin ko muna kasi nga meron itong alcohol sa loob para mas maging malinis. At ilalagay ko na yung final cotton. So same process guys, meron din siyang alcohol na nilagay. So sa paglagay ng cotton guys, dapat nakakompress siya or intact. Kasi nga kapag ayun, mag-notice nyo, medyo malaki na. Pero kulang pa rin yan. Dapat intact o dapat marami yung cotton. Kasi nga kapag nag-dry na yung cotton, liliit yung abdomen. So, nag-iiba yung final, yung itsura niya sa final result kapag nag-dry na yung cotton. Ayun. Check lang natin, i-press kung saan part yung soft or matigas para lalagyan pa natin ng mga cotton. So next is lalagyan ko na ng cotton dito sa kanyang cephalothorax. Same process, meron ding alcohol. At ibabalik ko na yung kaninang nakat ko, kung ano man tawag dito. Kung manotice nyo, naging maliit na siya kasi pag nakat nyo ito guys, magfo-fold yan. Magfo-fold siya ng kusa. Pero okay lang yan kasi sa ilalim naman na part yan. At para mag-seal ng mga open cut, lagyan niya ng super glue. So ito siya guys, yung final product. Ayun, gumawa na rin ako ng kanyang stand. Kahit na terrestrial yung Farleg o Brachypelma baymay, ginawa ko siyang parang arboreal. Wala na rin magbabago dyan. So sa pag-connect naman ng tarantula sa kahoy, hindi ako gumamit ng super glue.
ang ginamit ko ay nail polish para maging shiny. At pag nag-dry yung nail polish, mas solid. Kasi kung super glue yung gagamitin nyo, pag nag-dry yung super glue, namumuti. Parang white yung result niya. So, hindi siya transparent. Ayan, kung makikita nyo guys. Na-form ko na siya na parang nagtitret pose. At saka yung kanyang fangs is medyo nilabas ko. Ayun. Kung mananotice nyo, meron pang may mga wires pa na lumalabas, pero okay lang. Wala rin namang hindi rin naman mahalata, wala rin naman namang magbabago. Ayun. Thank you for wasting your time. Have a great day.